Matatagpuan sa Silangang Asya sa peninsula o tangway na nakadikit sa ilagang silangan ng China, ang Korea. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa Silangan at Ilagang Asya, Part 2. Sa Part 1 ay pinag-usapan natin ang mga dinastiyang umusbong sa China. Kabilang narito ang dinastiyang Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan at Ming. Sa video namang ito ay pag-uusapan naman natin ang mga dinastiyang umusbong sa Korea. Kabilang narito ang dinastiyang Goseon o Lumang Joseon, ang Tatlong Kaharian, ang Pinag-isang Sila, ang Balhae, at ang panghuli ay ang dinastiyang Goryeo o Goryeo. Ang kasaysayan ng Korea ay nagsimula sa alamat ni Dangun o Tangun, anak ng Diyos ng Kalangitan na si Prinsipe Hwanong. Si Dangun ay pinaniniwala ang nagtatag ng Lumang Kaharian ng Joseon o Goseon, ang unang kaharian ng Korea na nagsimula noong 2333 BCE. Si Dangun rin ang kinikilalang ama ng Korea. Una nating talakayin ang dinastiyang Goseon o Lumang Joseon na umiral noong 2333 hanggang 108 BCE. Noong panahon ng Bronze 3000 to 300 BCE, nagkaroon ng hiwa-hiwalay na estadong pamayanan sa Korea. Isa sa pinakamalakas ay ang Goseon na itinatag ni Dangun. Mula sa pagiging estadong pamayanan, ito ay naging kaharian. Ang Goseon ay isa sa mga hiwa-hiwalay na estadong pamayanan sa Korea na lumitaw noong panahon ng bronse. Sinalakay ng Han ng China ang Korea noong 109 BCE at nasakop ang Goseon. Matapos mapasailalim ng Han ang Goseon, ay naglagay ang China ng apat na commandery sa Korea at pinamahalaan ito hanggang noong 108 BCE na nagtagal hanggang 313 AD. Nanatiling hawak ng Han ang hilagang teritoryo ng Korea hanggang noong 313 CE, maliban sa timog na bahagi nito. Nanatiling malaya ang timog ng Korea mula sa China at mula rito ay lumitaw ng paunti-unti ang tatlong kahariang nagbigay daan sa pagpasok ng panahon ng tatlong kaharian. Ang panahon ng tatlong kaharian ay naganap noong 313 hanggang 668 AD. Ang panahon ng tatlong kaharian ay naganap sa katimugan ng Korea, nananatiling malaya sa kontrol ng Han. Ang tatlong kahariang nabuo rito ay mula sa tatlong pamayanang agrikultural na unti-unting nabuo at naging mga kaharian. Ang tatlong kahariang ito ay ang sumusunod. Una ay ang Goryeo o Goryeo na lumaganap mula noong 37 BCE hanggang 668 CE. Pangalawa ay ang Baekje na lumaganap mula 18 BCE hanggang 663 CE. At ang panghuli ay ang Sila na namayani mula noong 57 hanggang 668 CE. Pag-usapan natin isa-isa ang tatlong kahariang ito. Una ay ang kaharian ng Goryeo noong 37 BCE hanggang 668 CE. Ang kahariang ito ang unang nabuo sa tatlo na lumawak sa hilaga dahil sa matatapang na mandirigma at magagaling na hari. Tinalo ng kahariang ito ang hukbo ng Chino at pinatalsik sa Korea. Umabot ang teritoryo ng kahariang ito hanggang sa Manchuria. Si Zhu Mong ang nagtatag ng Goryeo o Goryeo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila naiwasan ang paghina at pagbagsak ng kaharian ng Goryeo. Isa sa dahilan ng pagbagsak nila ay ang kanilang lokasyon. Nasa bukana kasi ito ng tangway ng Korea sa may parteng hilaga kung saan walang tigil ang pagkikipaglaban ng hukbong Goryeo sa mga hukbong Chino at Mongol sa hilagang teritoryo. Sunod naman ay ang ikalawang kaharian, ang kaharian ng Baekje, noong 18 BCE hanggang 663 CE. Nabuo ang kahariang ito sa timog kanluran ng Korea. Mas mapayapa at maliit ang pagkikipag-ugnayan nito sa China at Japan. Pangatlo sa tatlong kaharian ay ang kaharian ng Sila,
noong 57 hanggang 668 CE. Ang kahariang ito ay natatag sa timog silangan ng Korea. Ito ang pinakahuling natatag sa tatlong kaharian at nung unay siyang pinakamahina. Dulot ng pagkikipag-alyansa nito sa Tang ng China, nagawa niyang matalo ang Goguryeo at Baekje at napag-isa halos ang buong Korea mula 668 hanggang 935 BCE. Si Queen Seondok ang isa sa namuno sa sila. Ang templong ito na tinatawag na Bulguksa ay itinayo sa Korea sa panahon ng sila. Pagkatapos ng tatlong kaharian, dumako naman tayo sa pinag-isang sila na naganap noong 668 hanggang 935 BCE. Dahil sa mga sigalot na sumalot sa mga kahariang Baekje at Goguryeo, natalo sila ng ikatlong kaharian, ang kaharian ng sila. Matapos mapagkaisa ang tatlong kaharian, hinarap naman ng sila ang Tang ng China. At matapos ang 7 taon ng digmaan, ay napatalsik ng kaharian ng sila ang Tang mula sa Korea. Sa panahon ng pamamahala ng sila, nakaranas muli ng kasaganahan at kapayapaan ang Korea. Kalinsabay nito, ipinalaganap sa Korea ang civil service examination, subalit sa panahong ito, mga aristokrata lang ang pinapayagang kumuha. Nagtayo rin ng maraming mga templong Buddhist. Sa lahat ng ito, ano ba ang kultura at lipunan ng tatlong kaharian? Una, hinira mula sa mga Chino ang kanilang kultura at kanila itong pinagyaman, bunsod ng angking kakayahan. Pangalawa, bagamat hiwa-hiwalay, magkakaugnay sa wika at pangkat-etniko ang tatlong kaharian. At panghuli, pinamumunuan ang tatlong kaharian ito ng mga aristokratikong mandirigma. Kumopya rin ang tatlong kaharian mula sa mga Chinese ng mga sumusunod. Una, ang sistema ng pamahalaan ng mga Han, ang relihiyong Budhismo at ang paraan ng pagsulat. Sunod naman ay ang dinastiya ng Balhae na umiral noong 698 hanggang 926 BCE. Ito ay itinatag ni Dai Joyong, isang dating heneral ng Goguryeo. Sila ay mga takas na ayaw sumuko sa kaharian ng sila. Natatag ang kanilang kaharian sa hilaga ng Korea. Ang kanilang kultura ay hinango mula sa pinagsanib na kulturang Tang at Goguryeo. Sinakop ang kahariang Balhae ng mga Kitan, isang nomadikong pangkat mula hilaga noong 10th century. Huli nating pag-usapan ay ang kaharian ng Goryeo o Koryeo na umiral noong 918 hanggang 1392 BCE. Ang kahariang ito ay itinatag ni Wang Gyun, isang heneral ng rebeldeng prinsipe ng sila. Mula sa pangalan ng kahariang ito na Koryeo, hinango ang pangalan ng Korea. Ilan sa mga nagawa ng kahariang Goryeo ay ang sumusunod. Una, nalipat ang kaharian ng Korea mula Jeomseong tungo sa Kaesyong na malapit sa kasalukuyang Seoul. Pinag-isa ang buong peninsula ng Korea sa ilalim ng iisang kaharian. Ano naman ang mga pag-unlad sa panahon ng Goryeo? Una, patuloy na namayani ang Budhismo at Confucianism bilang pilosopiyang pangrelihiyon at pampolitika. Nakalikha ng sariling estilo ng porselana na celadon. Ito ay porselanang makintab na kulay bughaw at berde. Pinaunlad rin ang teknolohiya ng paglilimbag sa pamamagitan ng pagkaimbento ng pinakaunang movable metal type na palimbagan noong 1234 AD. Ilan sa mga nalimbag sa Korea dulot ng pagkaimbento ng movable metal type printing press ay ang sumusunod. Una ay ang Jikji, Shimche, Yujol, ang pinakamatandang natitirang dokumento na nalimbag gamit ang movable metal type printing. Pangalawa ay ang Tripitaka Koreana, ang banal na kasulatang Budhista na nagawa mula sa 300,000 blokeng kahoy. Dahilan ng pagbagsak ng Goryeo. Ang dahilan nito ay ang pagsalakay ng mga Mongol simula noong 1231
na dahilan upang tuluyan itong masakop ng mga Mongolian. Hanggang dyan muna para sa ating part 2 ng mahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa Silangan at Hilagang Asya, partikular sa Korea. Sa part 1 ay pinag-usapan natin ang mga mahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa Silangan at Hilagang Asya, partikular sa China. Sa ating namang susunod na video, sa part 3 ay pag-uusapan naman natin ang sa Japan. Hanggang dyan po muna para sa video natin ito. Huwag kakalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos